Hello guys! Maglinis tayo ng isda na binili ni Mister. Sabi niya ay swordfish daw ito, pero nung ginugel ko ay iba naman ang itsura ng swordfish. So magdamag kami nag-research at napag-alaman ng aming team na ito pala ay scabbard fish. Tingnan nyo naman yung mga ngipin nito guys. Ewan ko na lang kung hindi ka maihi kung makagat ka nito sa ilalim ng dagat. Grabe no, parang puro pangil yung nasa harap niya. Super fresh nga tong nabili ni Mister, yung mga mata niya para pang naka-contact lens. 300 pesos nga daw itong tatlong piraso. Siguro nasa isang kilo to. Tara at linisan na natin. Tinatanggal ko na yung ulo nito dahil hindi naman din nakakain. Tapos yung hasang niya ang hirap tanggalin dahil may tinik din. Pati hasang niya palaban din. Ang satisfying maghugot ng mga lamang loob para akong kumadrona, charot. Uy, masarap tong isda ah. Maliban sa palaban niyang hasang at pangil ay wala na tong masyadong tinik. Ang creamy din ang lasa ng laman niya. Ganito yung mga bet kong isda, yung mga white meat. Yung mga pang fish fillet, sweet and sour, ganon. Maliban pala sa isda na to, ang madalas pa naming binibili ay matambaka. Lately na lang din yung bangus. May isa pa pala yung mukhang piranha, yung isdang mukhang problemado. Tabas yung tawag nun sa amin, pero pinsan daw yun ng sapsap. Yes, kakalabas lang ng DNA result. 99.99% probability na magpinsan sila. Charot. Yun ang huwag niyong gagawin mga marites, ang magkalat ng maling chismis. Natapos na nga ako sa paglilinis at hinihiwa ko na ito para matago sa ref. Hindi kasi namin ito mauubos lahat ng isang lutuan lang. Yang buntot, favorite yan ng mga chikiting kapag crunchy na. Tsaka itong mga itlog ng isda. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood kahit na minsan ay walang sense ang ating video. Bye-bye!